ang kasana rin po at pagkas na ang GMRC do, yung good manners and right conduct. Alam po natin na lalo na ngayon na panahon po ng teknolohiya, pagdating po sa Facebook, pagdating sa iba-ibang social media po, minsan may mga masasakit na salita po, may mga iba po na nagsasalita na siguro po ay tama na, ibalik po natin ang good manners and right conduct. Hi sa mga viewers ng Kerr TV, more power po sa inyo. Napakalaga ho na ang Pasig ay may boses sa ating national government. Lalo't higit sa pagbasa ng mga kukulang batas na magbibigay benepisyo para sa lahat ng Pilipino at syempre, lalong-lalo na para sa bawat isang Pasigueño. Mga kasama, para sa kanyang legislative report, ang ating pinakamamahal na Congressman, Honorable Roman T. Romulo. Hapon po sa ating lahat. Unang-una, Happy Pasig Day po. Alam ko na looking forward na marami sa first year celebration. Dahil na itong buong taon na ito ay napakarami naman po talaga ng ginawa ng ating local government sa pamumunan ni Mayor Vicky Soto, ang Vice Mayor Pio, ang buong konsel natin, at syempre po yung mga kapitan, department heads. Pero wala naman po may gusto sa nangyari. Talaga nga nandito na po tayo ni COVID-19. Pero despite that po, nakikita po natin na yung pagtutulungan po dito sa ating lungsod. At siguro po mapagyan ko lang, ang nakakagulat sa lahat at nakakatuwa ay siguro yung kahit ano, during this pandemic po, kahit hanggang kaninang umaga po, nung umigod po kasama si Mayor Vico sa iba-ibang barangay po natin, ang isang napansin ko po, yung mga Pasigueño po, parang talagang lituwa pa rin po eh. Natuto, kaya-kaya po nilang ipong itong nangyayari sa kanila during COVID-19. At siguro po, yan talaga yung katangi-tangi sa ating mga Pasigueño. Siguro kaya-kaya po talaga natin na ma-overcome itong COVID-19 at kung ano mang pagsusubok pa ang mangyayari sa atin. Alam natin, walang vaccine. Alam natin, baka medyo magtagal pa ito. Kaya kailangan magtulungan po tayo ng lahat. Pero siguro po, kung yung pinakita po ng Pasig sa pamumuno ni Mayor Vico during this COVID-19, ay ito na po yung sinyalis ng ginagawa ng mga Pasigueño, ng leadership ng Pasig. Siguro dapat hindi tayo kabahan. Siguro in good hands tayo at masasabi natin na maalagaan niya mabubi ang Pasig at ang mga Pasigueño. Kaya siguro po, gusto ko rin sa kanila yung pagkakataon na siyempre po magpasalamat at i-congratulate ni Mayor Vico, Vice Mayor Pio, yung council, yung mga kapitan po na during kahit ng pandemic, nandun rin po sila, matawagan yung barangay, sumasagot sila, yung kanilang mga pagawad, siyempre yung mga department heads. Pero katulad na nabanggit natin, ayaw natin yung nangyari. Pero kailangan na tayo mag-move forward. Kailangan tayo mag-move on. Siguro pag move forward natin at move on natin, sana yung tulungan po natin ay nandiyan pa rin po. Sana po paigtirin pa natin yung pagtutulungan ng bawat Pasigueño sa isa't isa. Nasabi po ng marami, ang pinaka-importante po ngayon, ang primary concern natin, kalusugan ng bawat mamamayan. Pero siyempre po, kasama rin po dyan, kailangan rin kumanda ng iba-ibang mga ginagawa po natin para sa mamamayan ng Pilipino at sa mga Pasigueño. Kasama na po dyan, itong past few days po, madalas po na nakakasama po namin yung ating BepEd. Kasi alam po natin lahat na kailangan po natin tulungan. Ang sunod na malaking hamon ay yung ating edukasyon. Dahil hindi naman po pwedeng maiwan yung mga estudyante po natin. Hindi po maaaring sabihin na lang natin na paano na tayo magturo. Kasi isang taon po na mawala, lalo na sa public schools natin, napakalaking bagay po, napakalaking kawalan sa mga estudyante. Kaya sana po itong mga kahit na buwan, tulungan po natin ang DepEd,
dito sa proyekto po nila, sa pag-upisa po nila nitong resumption of academic calendar sa August 24. Aminin natin, hindi magiging perfecto. Aminin natin, walang kapalit ang face-to-face. Aminin natin, may mga lugar kahit dito sa ating syudad, mahina ang internet. Aminin natin, meron mga learners, teachers na hindi pa sanay sa computers o sa laptop. Kailangan pa nila sanayin ang sarili nila. Pero hindi po tayo pwedeng tumigil. At siguro pagsama-sama tayo, ay talaga masisigurado po natin na mahihatid ang edukasyon sa bawat bahay ng Pasiginyo. Pero siguro bago rin ako magtapos, importante rin na mababit po itong isang taon na ito, kung ano naman ang ating mga pinagagawa sa Kongreso. Una po dyan, bilang chairperson po ng Committee on Basic Education and Culture, masaya akong marireport sa inyo na meron ang dalawang bagong batas tungkol sa education. Parehong pasado na, pirmado na. Yung una po dyan, yung National Sports Academy System. Ito po ang magiging main base po niyan sa Clark, pero dito sa Pasig, sa Rizal High, sa iba-ibang paaralan, sisikapin po natin na yung system po ay ma-adapt dito. Ano po yung gagawin ng National Academy of Sports System? Dito po, hindi katulad nung kasalukuyan natin na sports track, kung saan, sa grades 11 and 12, ang sinasabi po natin sa mga estudyante, sa totoo na po, matuto mag-first aid. Eh sayang naman po yung talento ng ating mga mag-aaral. Dito po sa bagong system natin, titingnan po natin sino yung magagaling, sino yung gustong mag-excel sa iba-ibang sports. Whether basketball yan, football yan, volleyball yan, badminton yan, o kung ano man ang sport na gusto nila. Ang gagawin po natin, lahatingin na talaga po natin ang araw nila. Pag umaga, academic, yung basic academic po. Paghapon po, sasanayin po sila sa sports na gusto nila. Para makapag-produce po tayo ng mga international at national po, ng mga sports natin dito sa Pilipinas. Sayang po, maraming may talento, pero dahil hindi binibigyan ng pansin, wala nangyayari po sa kanila. Pangalawa po, napasala rin po at pagkas na ang GMRCO, yung Good Manners and Right Conduct. Alam po natin na, lalo na ngayon, na panahon po ng teknolohiya, pagdating po sa Facebook, pagdating sa iba-ibang social media po, minsan, may mga masasakit na salita po, may mga iba po na mga nagsasalita na siguro po ay tama na at ibalik po natin ang good manners and right conduct. Ibabalik po yan from K to 12, pero sa grades 1 to 6 po, separate subject po siya na GMRC. At ang pagturo po sa kanya, hindi na theoretical. Actual na po, para talagang ma-inculcate, ma-imbue po din sa bata kung anong ibig sabihin po ng GMRC. Alam ko, medyo challenge yan, lalo na sa aking superintendent, pero I think lalo na ngayon, napakalaga na ito ay ating gawin. Mabagi ko rin po sa inyo, bukas po, magpapatuloy yung hearing ng committee ko tungkol sa isang hearing na finalin po natin. Ito po yung pag-amienda ng Special Education Fund. Gusto po natin, actually last year mag-unify ito, pero ngayon po nakita natin na tamang-tama siya. Dapat po mabigyan yung local government unit ng mas wide na discretion sa paggamit ng itong Special Education Fund niya. Bakit po? Una, sa kasalukuyan po sa public schools natin, ang teachers po dyan, nagdo-double work po yan. Teacher na sila, pati yung non-teaching na trabaho, admin staff sila rin ang gumagawa. Pero dahil hindi magamit, pinagbawalan po yung local government na gamitin yung pondo nila. Gusto po natin na payagan po ang na gamitin ang Special Education Fund para sa mga non-teaching personnel at sa mga guidance counselors para masigurado po natin na maalagahan yung ating mga, ng local government unit, yung ating mga kabataan. Pangalawa po, pagdating ng mga pandemya katulad ng meron tayo ngayon, siguro maganda rin na mapagbigyan po natin ang local government ng mas discretion para magamit po nila, labi na ngayon, walang face-to-face. Kailangan po nila talaga yung tulong sa pondo para mas maraming learners o students ang kanilang matulungan. Hopefully po,
ay before the year ends, ay tapos na rin po siya. Siguro po, maraming pa akong gustong bagay niya, pero isang lang dahil today, sineselebrate natin yung Pasig Way. Ang totoo po niyan, napasa ko na po sa House of Representatives yung pagdeklara ng non-working holiday ang Pasig Way. Nakabimbin na lang po siya ngayon sa Senado. Hopefully po, ay mapagtulungan po rin sa Senado para maipasa yan before end of the year. Para next year, hindi na tayo naghihintay ng EO. Automatic na yung pagbigay ng non-working holiday natin. Para yung ating mga pamamayan dito, magkano na rin nila maaga-aga kung gusto nilang gawin. Hindi ka tulad ngayon, sa totoo lang, talagang kailangan mag-follow up eh, para hintayin yung EO kung magre-release, ang ban naman nun. Pero pasado na po natin sa House of Representatives, Senado na lang po ang kulang. Hopefully po, hindi talaga matatapos yung taong pasado na rin po yan. Pero siguro, hindi ko na po papakabain dahil marami pa naman tayong pagkakataon na makapag-usap ng mas masinsinan. Pero ngayon habang po, ay siguro talagang gusto ko lang pasalamatan lalo ng ating local government unit, lahat ng tumulong dahil nakita naman po natin kahit saan tanungin, ngayon lang siguro po ang lunsod ng Pasig, nag-number one kahit sinong tanungin mo. Ngayon nga ho eh, hindi matotoo lang, mag-search po kayo. Ang sinasabi ng marami, gusto nga nilang lumipat eh, ng syudad. Gusto nilang lumipat ng Pasig. Gusto nilang lumipat dito dahil sa nakita nilang liderato na pinapakita. Pero alam naman natin lahat at sasabihin din ng Mayor Vico sa atin, hindi niya magagawa yan kung siya lang. Sa tulong po ng bawat mamamayan ng Pasig, kaya naman niya nagawa itong lahat ng nagawa. Kaya sana po, tuloy-tuloy po ang suporta, tuloy-tuloy ang tulungan, at sana po itong bagong pride na nabigay po dito sa lunsod ng Pasig ay tuloy-tuloy. At sana po, lahat tayo, ngayon nga ho, sa totoo lang, pwede ka na kung taas mo, pumunta sa kahit anong syudad, kahit anong probinsya. Pag sinabi mo, taga-Pasig City ka, sigurado mo po, magpapasalamat sa'yo, sasabihin nilang pwede ba lumipat yan. Ganyan na po ang reputasyon ngayon ng lunsod. Sana po, pagpatuloy po natin ito. Mabuhay po kayo ang ating Pasig. Maraming salamat po.